Una sa lahat, so thank you for the greetings. Thank you for your love. Thank you for the prayer that you have sent to me. Salamat po sa mga pagbati. Salamat po doon sa celebration na ginawa nyo para sa akin. Secondly, we want to thank God for another year. Another year of God's faithfulness and God's favor. So, glory to God. Salamat po. Kasi itong taon na ito ay maraming nangyari sa buhay ng inyong lingkod. So, we have experienced to be locked down back in the Philippines. And then, I have experienced to have appendectomy. Praise God, kasi pinagaling ng Panginoon. And then thirdly, nakasurvive sa COVID virus. So nagpositive po, but still, His provisions and His favor. Yun po yung naranasan po ng bawat sa amin. So, Lord, thank you sa karanasan namin sa nagdaang taong ito. Our message today will be the last part of our series of messages from the book of Exodus. So, month of February po, ang pinag-aralan po natin ay Book of Exodus. Let us read Exodus chapter 32, verse 7 to 10. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people, whom you brought out of Egypt, have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a cup. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt.' I have seen these people," the Lord said to Moses, "and they are a stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." To understand fully our passage or our message today, so let's go backwards. From Exodus chapter 24, Moses went up on the mountain to receive the commandments of God. And we do know that he stayed there for 40 days and 40 nights. Let's read Exodus chapter 24, verse 18. "Then Moses entered the clouds as he went up on the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. However, he was out the mountain. At the mountain, the people became impatient and made decision for themselves." Chapter 24 po, as we studied it from last Sunday message, na nagpunta si Moses sa umakit sa bundok. Then he had communion with God, he had talked with God, and he stayed there for 40 nights. However, that 40 days and 40 nights, according to the people, he was delayed. And they became impatient and made a decision for themselves to create an image, a golden cup. And then from Exodus chapter 24, let us connect Exodus chapter 32. So 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Seven chapters. Ang diniscuss po dito ay yung mga laws. Ibinigay ng Diyos yung different kinds of laws. And then chapter 32, verse 1, "When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, 'Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him.'" So from chapter 24 of Exodus, Book of Exodus, Moses has received from the Lord the commandments, chapter 24. And then 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, seven chapters.
God has given him the commandments. And then for 40 nights, he stayed at the top of the mountain. And then, yung mga kasama niya, kung natatandaan po ninyo, yung mga kasama niya, si Aaron, si Hur, and then some of the elders, they had left already and went back to the camp. So ang naiwan na lang po sa taas ay si Aaron, si Moses, at si Joshua. And while some of the leaders, including Aaron and Hur, went back to the camp and stayed there while Moses was on top of the mountain. While Moses was away, the Israelites became impatient. And then the Israelites made a great sin against the Lord by disobeying the great commandments of God, which they have promised to obey. Keeping God at the center. Ang paksa po natin sa magang ito ay ang panatilihin ang Diyos sa kilagitnaan. O panatilihin natin ang ating pagsamba. Manatili tayo na sumasamba sa ating Panginoon, na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. How to keep our faith while waiting for God? What are the consequences if we lose our faith? And how to stay in God's presence? Number one, the sin. Rebellion against the goodness of God. Ang kasalanan, pagrebelde laban sa kabutihan ng ating Panginoon. Mag-aral po tayo. Exodus chapter 32, verse 2 to 6, it says, verse 2, Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it an idol. Idol cast into shape of a cup, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." Verse 5. When Aaron saw this, he built an altar in front of the cup and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterwards, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Habang si Moses ay nasa bundok, ginatanggap ang commandments ng God, si Aaron, si Hur, and some of the elders went back to the camp, and then the people became impatient and they asked the elders to have their own gods who will lead them going to the land of promise. But before they entered into a covenant, the Jewish people had promised that they will obey wholeheartedly the laws or the commandments of our God. Ito yon. Chapter 24, the whole Israelites promised that they will obey the commandments of the Lord wholeheartedly. And then Moses and the elders of Israel went up the top of the mountain and received the commandments of God and have fellowship with God. Yung po yung situation. But after 40 days and 40 nights, take note, those elders have experienced the fellowship with God. They ate and drank. They celebrated the presence of God. They celebrated the ratification of the covenant. But after 40 days and 40 nights,
They forgot their commitment to God. Ano nangyari? Sabi nga natin eh, anyari. Ano po? Tingnan po natin. Exodus chapter 19, verse 8. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. Ito situation. Chapter 19, verse 8. Before the Ten Commandments was given to them, God asked the people through Moses that if they will obey the Ten Commandments, it will be given to them. But if not, they need to say so. Sabihin nila kung tatanggapin nila ang Ten Commandments or not. That is chapter 19. Kasi sa chapter 20, ibinigay po yung Ten Commandments. And the people responded, "We will do everything the Lord has said." And then chapter 24, verse 3, panibagong chapter na po ito, panibagong usapan na naman ito. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice, "Everything the Lord has said, we will do." So chapter 24, before the ratification of the covenant, take note, chapter 19, nagkaroon ng agreement, covenant muli, kasi chapter 20 po, ibibigay sa kanila ang Ten Commandments. Kaya chapter 19, tinanong sila, "Ibibigay ko ang Ten Commandments, tatanggapin nyo ba? Susundin nyo ba?" And the people responded, "Yes, we will do. We will do everything the Lord has said." Chapter 19 yon. And then chapter 24, before there will be a covenant. Covenant between Israel and God. So the covenant was, God said that I will be your God and I will dwell in the midst of you, in the midst of Israel. And the people responded, chapter 24, verse 3, "Everything the Lord has said, we will do." So, saan sila sa covenant? And then chapter 24, verse 7, then he took the book of the covenant and read it to the people. Yung contract, yung Ten Commandments, yung contract binakita sa kanila. So before they ratify the covenant, sa magitan ng dugo, kinakailangan muna na magkaroon ng agreement. And then the people responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." So, three times, the whole Israel had promised that they will obey the commandments of the Lord fully. The whole Israel, susunod kami before sa ibigay ang covenant. However, because of the delay, after 40 days and 40 nights, Moses was delayed. They have abandoned their promise and committed idolatry against God and Moses. Nakita niyo po yung situation. Tatlong beses na nga po nasusundin nila ang kalooban ng Diyos. But after 40 days, they had changed their mind. They have committed sin against the commandments of God, particularly the Ten Commandments na ibinigay ng Diyos through Moses. First command, ito po yung kanilang ano, these are the commandments that they have violated. First commandment, Exodus chapter 20, verse 2 to 3. Verse 2, "I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me." Yun yung unang kasalanan na ginawa nila. Ang sabi ng Diyos sa kanila, "You shall have no other gods before me." Ano yung ginawa nila? What they have done? They made a golden calf. Second commandment po ito po. Verse 4, "You shall not make for yourself an idol in the form of any in heaven, above or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them." Chapter 20. Pagkatapos chapter 22, ulitin ko uli, huwag kayong magsawa sa ba't ko pinaulit-ulit na sinasabi ito, yung 40 days and 40 nights. Importante po kasi yung timetable. After 40 days and 40 nights, chapter 24, they left their faith,
They left their covenant with God, and then they made a golden calf and worship it, completely violating the second commandment of God. You shall not bow down to them or worship them. And then the third violation po sa seventh commandment, sabi verse 17, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything belongs to your neighbor. Anong ginawa po nila? Ang sabi dito sa seventh commandment, huwag kang magnanasa sa pag-aari ng iyong na asawa, ng iba. So, particularly po ay tumutukoy ito sa adultery. Huwag kang mag-adultery. Ano po ginawa nila? Ang sinabi po ng talata ay, they have turned against God by worshiping a golden calf or an idol and indulging in sensual celebration. They eat and drunk and, sabi po doon, eat and drunk and indulging in sensual celebration. So, clear po na ang kanilang kasalanan ay may kinalaman po sa adultery. Violating the first commandment, huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ng Diyos, sa Diyos, maliban sa Diyos. The second commandment, huwag gagawa ng Diyos-Diyosan at sasambahin ito. Ang seventh commandment po ay huwag magkakaroon ng kasalanan ng adultery. So, anyari, after 40 days, nakalimutan nila yung kanilang covenant sa ating Panginoon. Why have they committed a great sin against God and turned from the goodness of God? So, bakit sila nagkasala? And then, iniwanan nila. Turn away from the goodness of God. Ang reason, sa verse 1 po, masabi natin, makikita natin verse 1 dito. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us out of Egypt, we don't know what happened to him. Why? Impatience. Take note, 40 days lang po yun, nakalimutan na nila yung kanilang covenant sa ating Panginoon. And who are these people? Who are these impatient people? Who are these people? The people who worship God from a distance because they are afraid of the judgment of God. So, these are the people who was not able and who did not like to go up or to move up on the mountain because they have afraid. Saan? Sa presence ng Panginoon. Meron silang takot. So, ang issue ay ito. Ito yung mga taong mareklamo. Ito yung mga taong madaling magreklamo. Madaling mawala ng pasensya. Bakit? Eh kasi kung sumamba nga sila, malayo sa Diyos eh. Kung sumamba nga sila, outside doon sa presensya ng Panginoon. So, ito yung mga taong takot. Ito yung mga tao nagre-reklamo. Ito yung mga tao kung sumamba malayo sa ating Panginoon. According to expository Bible commentary, impatience is often the cause of impulsive actions that are sinful. Israel didn't know how to live by faith and trust God regardless of where their leader was. Whether Moses was with them or away from them, they criticized him and ignored what he had taught them. Bakit? Kasi nga, wala talagang pasensya. Impatient talaga yung mga taong ito, kaya reklamador. Kung sumamba, malayo sa Diyos, relationship, malayo sa Diyos, definitely, pati akala spiritual life, ang buhay nila ay malayo rin sa Panginoon. Again, I want to say that faith and patience are parallel. Palagi ko sinasabi sa inyo ito, ang pananampalataya at ang pasensya ay magkapantayan.
we often lose our faith, then we will become impatient. Kapag nawala na yung pananampalataya natin, andyan na po yung pagiging wala rin nating pasyensya. So we tend to settle the second best or settle outside the will of God. Total, hindi naman natin natatanggap yung kalooban ng Diyos, hindi natin nagawang sumamba sa ating Panginoon. So kung ano na dumating? Hindi natin maghihintay talaga kung ano yung perfectong kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Bakit natatalikuran natin? Bakit natin hindi natatanggap ang kalooban ng Diyos? And why we turned away from the goodness of God? Impatience. Secondly, compromise. Verse 2 to 4. Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they had handed him and made it into a golden cast, made it an idol cast in the shape of a cup, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." Sino yung mga taong walang pasensya? Impatience? Those people who worship God outside the mountain. And who are these people? Sino man itong mga taong ito na nag-compromise? They are the elders. They are the elders. Ang mga tao po, ang tinanong nila, ang kinausap nila ay si Aaron. So, who are these elders? Sino yung mga elders na ito? They were with Moses up in the mountain, on the mountain. They were the people who witnessed the glory of God. They were the people who had fellowship with God. And they were also entrusted by Moses to take care, to lead the people while Moses was away. Habang wala si Moses, ito po yung pinagkatiwalaan ni Moses para pangalagaan, para pangunahan ang mga taong ito. Chapter 24, they have experienced the presence of God. They have fellowship with God. They have experienced to worship God higher on the mountain. Instead of restraining the people, Aaron went along with them and gratified the desires of their sinful hearts. And later, he offered a feeble excuse and tried to blame the people. But God knew better. God was so angry that he would have killed Aaron had Moses not interceded for him. Si Aaron, naranasan ang presence ng God. Si Aaron nakapag-fellowship sa ating Panginoon kasama ang mga elders. When the people became impatient, they went to Aaron and asked to give them a leader, to give them a God who will lead them going to the land of promise. What they did was they cast a gold, an idol made from gold, and they worshiped it, saying, "These are the gods who brought out from Egypt." And then, ito ngayon yung mangunguna sa atin, papunta doon sa lupang pangako. Instead of restraining the people, instead of praying, instead of standing firm with his faith, bumigay po si Aaron. At actually, paparusahan sa ng Diyos na magitan lang si Moses. Deuteronomy chapter 9, verse 20. "And the Lord was angry enough with Aaron to destroy him. But at that time, I prayed for Aaron too." So, nag-pray lang talaga si Aaron, si Moses, kung hindi, pinarusahan ng Diyos si Aaron nung time na yun, nakasama sana siya. So, to all the leaders, we are the example and model to follow. So, we need to watch our life. We need to watch our testimony.
so that people will see our good example, see good example from our life. Let us be a good example to our worship, our service, our giving, our family, and our love for God. To all the leaders, lead the church in obedience to the Lord. Lead the church on attending the church activities, prayer meetings, Bible study, our Sunday service. Let us be faithful and be an example with our giving and offering to the Lord. Kinakailangan tayo po manguna, kasi tayo po ang leader eh. So, do not be a stumbling block to the believers. Let us be a model for our family and to the church and our devotion, love of God. Tayo po yung pinili ng Panginoon. Huwag po tayo ma-persuade. We need to stand firm. Stand firm with our faith. Bakit sila nagkasala at tinalikuran ang kabutihan ng Diyos? Number one is impatience. Then, secondly, compromise by the leaders. Then thirdly, stubbornness. Katigasan ng ulo. Verse 9, I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Impatience, who are these people? Mga taong sumamba sa paanan ng bundok. Compromise, who are these people? The elders. And then stubborn, who are these people? We, all of us. Tayo po yun. Yung matigas ang ulo. Since from the beginning, these people are Israelites, were stiff-necked and stubborn. They were called by God to be His own people and so that He could dwell among them. Deuteronomy chapter 5, verse 28-29, the Lord heard what you have when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard what these people said to you. Everything they said was good. Oh, that their heart would be inclined to fear me, and keep all my commands always, so that it would might go well with them and their children forever. Deuteronomy, sinabi ni Moses sa mga Israelita. Actually, nung sinasabi, nung nagkaroon kayo ng covenant, ito yung maganda rito eh. Nung nabasa ko ito, natuwa nga rin, na, sabi ko, new insight po para sa akin eh. While, nung palang nakikipag-covenant ang God sa mga Israelita, and the Israelites answered that they will obey the commandments of the Lord fully, ang sabi dito, sa Deuteronomy, ang sabi ng Diyos, eh Moses, alam ko naman talaga laman ng puso nila eh. Nung sinasabi nilang, susunod kami. Sinabi lang nila yon, pero wala naman talaga yung puso nila doon. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kasi para wag lang ako magalit o parang maging pabor lang para sa kanila. Yung sinasabi nila na susunod kami. But, hindi talaga kasama ang puso nila doon. Stubbornness. God knew their hearts when they said that they will obey the will of the Lord. Yes, their mouth has said that they will obey the Lord, but their heart was far from it. Still, their heart was in Egypt. They have made a golden calf from the gods of Egypt. They said that they will obey the Lord, but still, they did not live their old life. Mga kapatid, we are all guilty of abandoning God. We always forget God and exchange for what we called felt needs. Madalas iwan natin ng Diyos kasi meron tayong kailangan eh. Ang reason natin meron tayong mga kailangan. We are saying that we will obey the Lord, we will serve God wholeheartedly, but our hearts are far from it. Take note,
God knows the intentions of our heart. Pag sinabi natin sunod tayo sa Panginoon, alam din naman ng Lord kung ano laman ang puso ng bawat sa atin Madali nating makalimutan ang kabutihan ng Panginoon. We are impatient, we are compromiser, and we are stubborn, we are stiff-necked. Even though we have experienced the presence of God, kapag dumating po yung mga pagsubok sa buhay natin, nakakalimutan natin, instead of manalangin tayo, instead of praying, we became impatient. We are always struggle between work and our service to God, our relationship with God, between our relationship and our purity, between our testimony and our faith. We are guilty. Yes, lahat po tayo. We are all guilty of abandoning the goodness of God and turn to our own desires, our small gods, sa buhay po ng bawat sa atin. Our words are different from the content of our heart. Sinasabi natin, susunod tayo, sabi natin, bibigyan natin buhay sa Panginoon, but yung laman ng puso natin ay iba. When we say that we love God, when we say that we will obey His will, but our actions are far from what we say, then we are rebelling against Him. Do not forget that God knows the intention of our heart. Madali tayong mawala ng pasyensya, naapektan yung ating spiritual life, reason, malayo ang pagsamba natin sa ating Panginoon. Malayo tayo sa Diyos, actually. We tend to compromise sa ating belief, reason, malayo yung puso natin sa ating Panginoon. We are stiff-necked, we are stubborn, reason, intentions ng ating heart. Do not be stubborn, but be obedient sa commandment ng God. We need to wait for His timing. We need to be patient. We need to have faith. May nakita po isang quotation, sabi po ay ito. God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it works the wait. We tend to be impatient. Kasi nga, sabi natin, affected yung ating faith. Affected yung ating relationship sa ating Panginoon. Marunong tayong maghintay. Yung ating pananampalataya ay nangangailangan na maraming pananampalataya. But waiting, sabi po dito, it works the way. Kapag nakita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin, ano yung kasalanan doon? Pagtalikod sa kabutihan ng Panginoon. Kasalanan ng mga Israelita. Secondly, the consequences or the consequence, reap what we sow. Number one, distractions. Distraction. But Moses mediated for them. Exodus chapter 32, verse 10 to 14. Now leave me alone. Ang Diyos ang nagsabi dito. Ang gusto ko i-dramatize ito. Ang Diyos ang nagsalita nito. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Because of the stubbornness, because of the stiff neck, because of the sin of the people, ang sabi ng Diyos, palahan mo ako, Moses. Mga taong ito ay parurusahan ko, sabi ni Moses. At ikaw na nga gawin ko isang bansa, hindi na si Israel. Verse 11, but Moses sought the favor of the Lord his God. O Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with evil intent that you brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky.
I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. The consequence, sow what you reap what you sow. Destruction. Pero nabagita si Moses. Sa galit ng Diyos, Moses, wawasakin ko ng mga taong ito, parurusahan ko ng mga taong ito. Sabi ni Moses, Lord, kalma ka lang, sige ka. Nangako ka kay Abraham, nangako kay Isaac, nangako kay Jacob, nadadalhin mo ito, mga taong ito, sa lupang pangako. Sige ka. Sasabihin ng mga Egyptians, itong Diyos na ito, walang kakayanan na dalahin ang mga taong ito sa lupang pangako. Kaya pinatay na lang lahat. Sabi ni Moses, sige ka, mapipintasan ka ng mga tao. And then, verse 14, then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. May plano ang Diyos, destruction. Because of their sin, they need to be punished. Because of their sin. There's judgment. Doon sa kanilang kasalanan. But because of Moses' intercession, napakabait ni Moses, ano po? Yung hirap na kanyang dinanas ay nagawa pa rin niyang mamagitan para sa mga tao at para hindi parusahan ang mga Israelita ng Diyos. God has declared for them judgment, but because of Moses' intervention, sabi po dun ay God relented. God changed his mind and did not bring on his people the disaster he had threatened. Nandahil sa kasalanan, parusahan sila ng Diyos. Iiwan sila ng Diyos. At hahayaan silang mag-suffer sa kanilang kasalanan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang parusa para sa mga tao. Mercy and compassion. God has forgiven them. Thanks to the intercession of Moses. May kapatawaran na binigay ng Diyos. Hindi tinuloy ng Diyos in judgment. But still, there was still consequence of their committed sins. Chapter 32, verse 25-28. Verse 25, Moses saw that the people were running wild, that Aaron had let them get out of control, so become a laughing stock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, whoever is for the Lord, come to me. And all the Levites rallied to him. Then he said to them, this is what the Lord, the God of Israel, says. Each man strap a sword to his side. Go back and forth through the camp from one end to the other, each killing his brother and friend and neighbor. Yes, God relented sa plano niya na ubusin na ang lahat ng Israelita. Ang pinarusahan na lamang po ay yung may kasalanan. Yung responsible doon sa kasalanan yon, yung kanilang paggawa ng Diyos at kanilang pagsamba doon. Yes, hindi na-destroy lahat. But those who are responsible have received the punishment. Ano yun? Namatay po sila sa pagkakataong yon. God in His mercy and compassion will forgive us from our sins. But there is always consequence or equivalent punishment for what we have done. Definitely, whatever we sow, we shall reap it. It might not be today. Yes, but there will be. Even though we ask for His forgiveness, but we shall reap the fruit of it. Ang Diyos, kapag nagkasala tayo, His love and His mercy. But yung love at saka yung judgment ng God ay may experience ng bawat sa atin. When we ask for His forgiveness, when we have committed sin, and we ask for His, we repent, para tumawa tayo ng Diyos. But tayo rin, may resulta pa rin yung ginawa natin pagkakamali, may bunga pa rin siya. So we will reap what we sow. We will reap the consequence. Hindi man ngayon, pero sa dati na panahon, may experience natin consequence noon. Hindi na yun ang Diyos ang gumawa.
Yun ay yung bunga ng ginawa nating kasalanan. Sabihin natin na, eh, akala ko pinatawad na ako ng Diyos, bakit mayroon pa rin kaparusahan? Actually, that's the fruit. That's the fruit nung ginawa nating kasalanan. Yun na po yung ginawa natin na mali, bunga nung ginawa nating pagkakamali laban doon sa harapan ng ating Panginoon. So, merong destruction, yung pinaging consequence. Secondly, abandonment. Abandonment. Ito na naman, but Moses mediated for them. Kanina, destruction, but God, but Moses mediated for them. Then secondly, abandonment, but Moses mediated for them. Exodus chapter 33, verse 1 to 3. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people and I might destroy you on the way. Iwanan na sila ng Diyos. Ang consequence ng kasalanan dahil stiff-necked people sila dahil sa matigas ang ulo nila, matigas ang leeg nila. Pag may stiff-neck ka kasi, ang leeg mo at ang katawan mo para ang hirap pagalawin. Susunod yung katawan mo sa leeg. Hindi ka ba pakilos ng Diyos? Tigas ng ulo nila. Ang sabi po roon, verse 14, the Lord replied, my presence will go with you. Yung presence ko ay hindi na sasama sa inyo. Hindi po kasama yung verse 14. Nandal sa kanilang pagkakamali, ang sabi rito, go! Pero I will not go with you. Bakit? Kasi matigas ang ulo ng mga Israelita. Ito na naman. Si Moses, nanamagitan na naman sa kanila. Ano nangyari? Because of their sins, because of their stubbornness, ang sinabi po ng talata ay, okay, I will send my angels to go with you. I will bring you to the land that I have promised to Abraham, Isaac, and Jacob. But I will not go with you. But instead, I will send my angel to go with you until you reach your destination. He will abandon them completely. He will not abandon them completely, but only the angel of God will be with them. Permissive will. Nawala na sila sa perfect will ng God. However, again, Moses interceded for them. Moses mediated for them. Chapter 33, verse 15 to 17. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do everything you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Ano nangyari? Kanina may destruction. Uubusin na sila ng Diyos. Sabi ni Moses, Lord, kalma ka lang. Pagka ginawa mo yan, pagtatawanan ka ng mga Egyptians. At meron kang pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob na dadalhin mo sila sa langit. At dadalhin mo sila sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, okay, sige Moses, hindi ko na sila gugunawin, hindi ko na sila uubusin. Hindi na tuloy. Pero meron pa rin consequence, pinarusahan ang lahat ng mga nagkasala. Secondly, iwanan sila ng Diyos. Okay, pumunta na kayo sa lupang pangako, pero hindi ako sasama sa inyo. Papadala ko na lang sa inyo mga anghel. Sabi ni Moses na naman, Lord, sige ka. Pag hindi ka sumama sa amin, pag ang presence mo hindi sasama sa amin, hindi na kami aalis dito. If your presence does not go with us, do not send us from here. Wag mo na, dito na lang kami. Galing po ni Moses, ano ho? Pagka hindi ka sumama sa amin, malalaman ng mga tao na bakit pa ako pinili?
Ano pagkakaiba namin? Ano pagkakaiba ko? Ano pagkakaiba namin sa mga ibang tao? Kundi mo naman kami sasamahan. Paano malalaman ng tao na ikaw ang aming Diyos? Kundi mo na kami sasamahan. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami alis dito. Maganda po sa huli dyan eh. Sabi ni Moses, kung hindi ka sasama sa amin, Lord, tanggalin mo na yung pangalan ko sa listahan mo. Ganun po magsalita si Moses. And the Lord said to Moses, I will do everything you have asked because I am pleased with you and I know you by your name. It is hard to go on our journey without the presence of God. If we are settling with the permission of God, parang okay na sa atin kung tayo ay basta nabubuhay ako. Naglilingkod ako sa Panginoon. Naglalakad ako sa buhay ko, sa journey ko, sa buhay ko. Pero hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin. Nakakalungkot at mahirap po na tayo ay naglalakbay sa mundong ito, sa buhay natin ito, na hindi natin kasama ang presence ng God. Hindi natin kasama yung perfect will ng God sa life natin. And then sabihin sa atin ng Diyos, okay, gusto mo yan? Sige, go. Pasamahan na lang kita sa anghel ko. Bahala na siya sa iyo. Mahirap po yun na tayo ay gagawa, maglalakbay, na hindi natin kasama ang kalooban ng Diyos. O labas tayo sa kalooban ng Diyos. Do not be stubborn. Do not be a stiff-necked people. Huwag po matigas ang ulo natin. Last Sunday, tsaka kanina sinabi natin na mahirap sumamba sa Panginoon sa labas ng bundok. Huwag tayo lalayo sa Diyos. Ito naman, huwag naman tayong maglalakbay na hindi natin kasama ang Diyos. Salamat sa intercession ni Moses. Salamat po sa mga kapatid natin nag-intercede para sa atin na kapag tayo nalalayo sa Diyos, meron na nanalangin para sa atin na tayo muling bumalik sa Panginoon, tayo po'y maging malapit sa ating Panginoon. Tandaan natin, whatever we sow, meron po siyang consequence. Meron siyang resulta sa bawat ginawa po natin. Then lastly, worship outside the camp. Sa consequence, ito'y nakakalungkot. Chapter 33, verse 7 to 8. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Ano nangyari ngayon? Anyari? Yung tent of meeting, yung sanctuary ng God, instead of center ng buong camp, yung sanctuary, so that it will represent that God is in the midst of them, that God dwells in the midst of them, na wala po yun. Because of their sin, yung pong sanctuary, yung tent of meeting, inilagay po dun sa labas. Inilagay po sa labas ng camp, ng kabuuan ng mga tao, yung kasamahan ng mga tao. Maglalakbay sila na hindi kasama ang Diyos. Walang presence ng God. Pero sa kanyang kabutihan ay experience nila yung pagkapatawad ng ating Panginoon. Ito yung consequence naman. Yes, God will be with them, but not at the center of the camp. They will begin to worship God outside the camp. Yung sanctuary, yung tent of meeting, supposed to be, symbols ng presence ng God, but because of their sin, inilabas po sa camp, yung kampamento. At yung mga tao, habang si Moses ay ilalabas sa kanyang tent, pupunta doon sa labas ng kampamento at papasok sa tolda ng Diyos, sa tent ng God, ang mga tao andun lang po sa pintuan ng kanilang mga tent. Hindi sila makakalapit. At titingin na lang sila habang si Moses ay lumalabas. At titingin na nila habang si Moses ay pumapasok doon sa tolda. Kasi hindi sila pwedeng lumapit doon sa presence ng God. Reason? Sa katigasan ng ulo at sa hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Mahirap mabuhay na naglalakbay ka na hindi mo kasama ang Diyos. Mahirap mabuhay na sasamba ka
na ang presence ng God ay nasa labas. Ito yung irony. Before, the presence of God was on the top of the mountain and the people nasa paan nilang bundok. Ito naman, ang presence ng God wala na sa gitna, nasa labas na ng camp, at ang tao naman ang nasa loob ng camp, at sila man ang Diyos naman, titingnan na lang nila doon sa labas. Malayo pa rin in distance. Ang reason? Kasalanan. Sometimes, He let us live even it is outside His will. Pinapahintulutan ni Diyos yun. Because we have our own will. He just wants us to acknowledge Him every step of our way. We let our ministry or even we continue our sin even when we are in the ministry. However, there is always consequence to what we are sown. Consequently, we are not happy with what we are doing. There is no peace to the sinner. Ay po sa Biblia, we cannot achieve what we want. There is no success. Or even we succeed, yet we are not satisfied. Reason? Malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. It is hard to worship outside the camp. We are not fulfilled with our life. Reason? We worship outside the camp. God has promised that they will be in the midst of them. That He will be in the midst of them. But because of their sin, He will be outside the camp. Do not worship God outside the camp. Do not go outside the will of God. Do not set aside God in your life. Worship involves our soul, our will, our emotions, and our thinking. Do not worship at a distance. Do not stand outside like the Israelites have experienced, but rather enter to the very throne of God. Huwag po matigas ang puso natin. Kapag kinakausap na tayo ng Diyos, sumunod na po tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabi po sa isang quotation, you are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. We have the freedom to choose sa mga decisions natin, sa buhay natin, but you are not free from the consequence of your choice. As we close, God has called us to be His own, to worship Him and obey His will so that He might fulfill His purpose into our life. In His time, wait patiently. With God, there is no delay, only perfect timing. In His will, obey Him wholeheartedly. With God, there is no partial obedience, only obedience. In His throne, worship confidently. With God, there is no other gods, only Him. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa umagang ito. And God bless you all.